na na, oh na na, oh na na na. Oh, oh. So ayan, ang ating tutorial for the day is ang paano mag-cover up ng pimples na sobrang pula. Katulad nitong nasa pisngi, nasa noo ko, nasa sintido ko. They're everywhere. Ay nako, buti na lang wala sila sa leeg, sa likod, sa mga talaga sa mukha. Dahil kakapuyat yan. So, ayan, mag-start na tayo. Off pa din. Ito yung blemish control. This time, hindi na siya tinted. Ay, bago pa kasi siya. Wait. Ay, puti. Ano na siya? Ayan, ganyan na siya. Puti na siya, pero ano lang yan? Transparent. Lagi kayong magpo-primer, ha? Huwag niyong kakalimutang huwag mag-primer. Kung ayaw niyo isumpa yung mukha niyo. Proper init. Hindi, please. Napili ko pang cover up ng aking mga pimples. Ayan siya. Ayan. Color green sa loob. Color green. Ang mga gamitin kong brush. So, ito na lang siguro. Ayan siya, color green. Lagay mo lang siya dito. Sa mga pimples mo. Bakit green ang pang-cover ng pimples? Kasi po, green versus pula is the winner is color green. Nakikita niyo naman siguro. Color green ang panalo. So, ayan. Pagkatapos mong maglagay ng ganitis, tapos yung maglagay niyan, syempre, i-blend nyo. Where's my blender? Blend nyo lang ng top lang, okay? Huwag nyong kukus-kusin. Ayan, natakpan nyo na, so kita nyo pa rin siya, diba? For this moment, gagamit tayo ng ating... Ayan, ito yung gagamitin kong pang-cover, ha? Foundation din siya, bypass. Medyo, ano siya eh? Medyo super yung covering talent niya. Yan ay lang sasabihin. Hindi ko alam kung ganito din mag-cover yung ibang makeup artist, pero kasi ganito yung nag-work sa face ko. Tapos i-blend mo na siya ulit ng very very light para lang masaksyon. Yan, ganyan yung itsura natin ngayon. Ganyan na itsura natin ngayon. Ang gulo talaga yung buhok ko. Wait lang nga, ikiklip ko lang. So, ayan. Hinlip ko na yung sagabal sa buhay ko. So, ayan. Mag-foundation na tayo. Ang gamitin nating foundation ay yun pa rin. Shake it up, guys. Inuubos ko lang ito. Ayan. Foundation by Juicy Beauty, shade ng 16 Natural Tan.
Sa mga nagtatanong po pala kung paano malalaman ang make, paano malalaman mag-expired yung mga makeup. Ito po yun. Ito po yun. Nakikita nyo po ba yung, ayan. Ilan ba yan? For 12 months. Oops. Focus. Yan. For 12 months. Yung nakikita nyo yung sign na naka-open dyan. Ayan yung, once na binuksan nyo siya, for 12 months, mag-e-expire siya. Ganun. Ganun yung pagkakaintindi ko. Kasi ang dami niyan. Dito sa The Balm na ito, meron din siya. Focus ka. Ayan. For 12 months din siya. Itong primer na to, meron. Ito naman, 6 months. Ayan. That's how we know the product will expire. Oh! Tama kaya yung grammar ko. So, ayan. Mag-start na tayo. Puro dal-dal lang tayo dito eh. Wala tayo natapos. Kadiri. Konting amount lang guys ha, kasi patulog na ako. Kung hindi pa naman kayo patulog, go for it. Hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung shade ng balat ko. Halos na-try ko na lahat. Ayoko naman mag-mix. Mag-mix ako, hindi naman ako mayaman. Pero bumili ng ano. Ng foundation. Hello. Napaka-expensive ng foundation. Oh, di ba? Momo. It's fine. So, ayan, medyo kumakati yung face ka. So, konti pang foundation. Asa na yung foundation? Konti pa. Konti pa kasi hindi ako satisfied sa cover na. Ayan. Tahimik na si ate girl kasi nag-blend na. Anytime kasi magte-text na si boyfriend galing work. Ako pala ay isang second year college HRM student, hindi nag-aaral ng mabuti. Seryoso, hindi ako nag-aaral mabuti. Naging bad influence pa. So, ayan. Okay na ako dyan. Pagkatapos niyan, under eye nga ba? Oo nga, by Pacifica under eye brightener. Mag-apply mo lang siya dyan. Very light lang, besh. Tapos, gamitin mo itong pang-blend mo. Siguro naman, alam nyo na kung anong use ng eye brightener. Ano? Sa mga hindi pa po nakakaalam, para to sa pag, para to sa mahilig magpuyat. Ayan. O, pagkatapos ng eye brightener, mag-concealer naman tayo. Concealer is Pacifica pa din, shade na natural. Ay, naman focus. Ayaw. Pilitin ng ayaw. Baka pumayag. So, konti lang din. Ay! Medyo ano. Medyo iba yung color niya. Iba yung kulay. So, i-blend mo lang din ulit. Salamat po. Salamat po. Ayos ah. Mabilis naman ako matuto. Okay. So ngayon, puro liquid ay puro solid yung gagamitin natin na pangmukha.
Nagamitin ko yung mga bilog-bilog ko dito. Ang sayang. Ito ba yun? Oo nga, ito. Ito yung gagamitin natin pang contour. Wait lang, ito siya. Yan! Nakikita nyo na, diba? Kasi nagpo-focus na siya. So, ang gagamitin kong brush, ay hindi ko alam kung ano to. Ayan. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung mga tawag-tawag sa mga brush na yan. As long as komportable ka sa brush na ginagamit mo, go! So, bakit tayo nagko-contour? Para naman hindi tayo maging mumu at merong hepatitis. Ay! Hepatitis. Daninilaw yun, di ba? At hindi tayo maging mukhang vampira. Maglagay ka dyan kung mataba face ka like me. Tapos ang ating contour sa ilong. It's okay not to be okay. Kung ano na yung sinasabi ko dito, no? Okay lang na medyo pangit yung mga nilagay niyong contour dyan, sige pa, aba po. Tagalan mo pa mag-tutorial. At pagkatapos niyan, syempre, saan na ba yung concealer kung medyo maputi? Wala eh. Ay lang yan. Tapos, i-blend nyo na siya. Blend, blend, blend. Kasi gusto ko nagsisimula dito sa ilong. Tapos mamaya, i-re-retouch natin siya ng powder. Grabe yung effect ng cam dyan, no? Sobrang contour na contour, pero dito sa salamin, okay lang eh. So, ayan, nakikita. Ewan ko kung nakikita nyo, ha? Nakikita ko yung effect ng nilagay ko kaninang highlighter. Pero, I hope na. So, yan. Pagkatapos nyan, tayo ay magkilay na. Napakahabang tutorial na naman po to. Wait, nakasabi yung pantas ko. Eh, famous, ha? Ang ganda ng cover ng Pacific, ha? I love it. Pasahan lang po natin siya. Okay. Tapos, kuha ka ng Little Salamin. Medyo concentrate lang muna ako sa pagkikilay, ah. Kasi pag on-cam talaga, eh, ang pangit ko magkilay. Yung bang hindi siya nakikisama, makakabwisit ng bongga. Kaya madalas, eh, nakakilay na ako pag nag-on-cam. Ang hirap kasi as in, oh my god. Ang hirap talaga magkilay. Parang hindi talaga kompleto yung makeup mo pag wala kang kilay. Makakantang. Ayan. Okay na yan. Tapos i-brush na natin. Baka mabawi pa. Wait lang nga. Okay na pa. Hindi ko makita. Oh, wala. Wala. I think okay na yan. Tapos, dito naman sa kabila.
yan for the for finishing up our kilay. Gamit tayo ng concealer ulit para lang ay okay para dun sa ating ayan, nasa na ba yun? Wala. Ayan. So, gamit lang kayo ng any brush you want. For today, na perfect natin siya. So, medyo balik muna tayo ulit sa aring ano? Sigaw na naman. Ala, sinisigaw, sigaw pa more. Na-cover naman siya. Nawala yung redness niya. Kaya okay na okay lang sa akin. As long as na-cover ko yung redness ng pimples, okay na sa akin yan. Hindi ko kailangan maging yung tawag ng mga bakla ay buradong mukha. Bulag. Ata yun, tawag doon. Ayun. Pagkatapos natin mag-ganon, magbe-bake na agad ako. Hindi ako mag ano ng Ever Belena. Kasi ganun ako mag-makeup pag full pack. Bake na agad. Pero buong mukha, i-bake ko siya. Sensya nga pala, hindi ako tumitingin sa cam. Kasi nahihirapan ako na sa gilid kasi yung cam ko eh. Para kasing parang mas okay kasi sa akin pag diretso bake, wala ng powder-powder keme. Mas okay sa akin yung bake agad. Inuulit ko lang. Why? Kasi nga oily face ako. So, ayan, hindi ko na kailangan mag-primer sa eyes ko kasi naglagay na tayo ng foundation kanina tapos binake pa natin siya, which is okay na siya. Walang kategory ngayon yung ating makeup. So, pero lagi akong nagsa-start sa light brown. Ayan. Light brown yan. Mukha lang tayo dyan sa screen. Ayun, as usual, isa lang na naman nagagamitin kong pang
pang eyeshadow kasi puro brown lang naman yung gagamitin natin. So, kabila. So, ayan. Pagkatapos nun, gamitin na natin tong medyo dark. Darker. Ayan. Always stop, guys. Okay. Tapos, medyo lagyan natin ng pa-maroon. Maroon cover niya eh. Pa-maroon at ilagay mo lang dito. Lang, mumustra ko sa inyo. Dito. Ayan, dyan. Maglagay tayo ng aking ito. Lagay natin to sa ating eyelid. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay ito. So, ayan. Matapos din ang ating eyeshadow. Tapos medyo i-blend mo siya dito, yung gamit mo, yung dati mong ginamit na brush. Para lang medyo mag-look natural siya. Hindi mo kang ipinatong. Bit-bit mo lang yan. Okay, pagkatapos niyan, maglagay na tayo ng liquid eyeliner. So, our liquid eyeliner from Wet n Wild. So, dito, kailangan ng pangmalakas ang control ng aking kamay. Sayang, bakit walang natira? I don't like it. Na-na, oh, na-na, oh, na-na-na. So, ayan. There you have it. Tapos na tayo mag-eyeshadow. Ang kulang na lang natin is blush. Magbablush na lang tayo. No? Tapos na. Tapos mag-ano lang tayo ng konti. Dito. So, for our under eye shadow, syempre, kung ano yung ginamit natin kanina sa ating
ating eyes, yun din yung gagamitin natin. Pero gusto kong ihalo silang lahat. Bronzer muna tayo bago tayo ano-ano ang gawin mo dyan. I-retouch mo lang yung ginawa mo kanina. And then, after doing bronzer, kemerot, mag-blush ka na. Where is our beauty mineral? Beauty mineral ba yun? I'm sure eh. Ito na lang nga. Ito na lang gagamitin natin. Stain by the Balm. Ang kanyang shade ay Focus. Pen Strip. Tama ba ako nabasa? Pen Strip. Ito ay medyo shiny. Ay! Yan. And perfect na yung ating kilay. Tapos, gamitin na natin, where is my, ayan, beauty count. Sige na nga. Gamitin natin tong super duper tingkad na lipstick na ito. Gagawin natin yung fashion and charmness. Tapos, mag-mascara na lang tayo. Huwag na tayo maglagay ng false eye. Ay! Botox. Pagin yung ginamit ko. Hirap na tanggal. Ayan, ang gagamitin nating mascara ay hindi muna yung Pacifica kasi waterproof siya. Mahirap tanggalin nun. Ito na lang, Juicy Beauty na mascara. Ayan yung parang schoolie niya. Parang siyang spiral.